Okay, so welcome sa ating part 4. So our topic is CRUD function in visualbasic.net using MySQL database. So kung nasubaybayan niyo yung part 3, so gumawa tayo ng connection doon. So tag-insert tayo ng mga script on para magamit natin para sa connection on how to connect from visualbasic.net to MySQL. Okay, so this video, this part 4 video is gagawa tayo ng another form, which is the MDI. So, the main data interface. So, ano bang function ni MDI? So, ang MDI is, siya ang main form, and then, may mga link siya to other form. So, yun yung gagawin natin ngayon in this video. So, mag-insert tayo ng toolbox. Mag-insert tayo ng image, button, at iba pa na pwede natin gamitin para sa project na ito o para sa video na ito. Okay? So, let's start. Okay, so naka-open na yung project natin. So, close muna natin ito. But, before we start, may correction lang ako sa part 3 video. So, di ba nagka-problema tayo sa dito. Dito sa add reference. So, di ba? Hindi natin ma-insert si MySQL.data. So, may mali pala tayo doon. So, dapat, example ito, dapat i-check natin siya para ma-insert. Kasi hindi natin yung sine-check. Sine-select lang natin, kaya hindi siya mag-insert dun sa references. So, kung titignan natin, ha, correct ko na siya, so MySQL.data na, at hindi na yung MySQL connector from NuGet package. So, kasi basic to, simula tayo sa basic. Okay. First thing to do is right-click natin dito si project. And then, dito tayo sa new. Then, dito tayo sa Windows form. So, actually, Windows form lang nandin yung gagawin natin. So, ito, form, Windows form. So, for me, main form yung file name na ginagamit ko. But, it depends on you. On how you name your form. So, main form siya kasi dapat ito yung form na lalabas in when the program is running. Okay. So, ano bang mga dapat i-consider natin sa MDI? So, ano bang dapat mga isiset natin dito? Unang-una, dapat naka-maximize siya. So, dito tayo sa Windows state, dapat naka-maximize si Windows state. Pangalawa, dapat naka-on si minimize at maximize, which is naka-on naman. Okay? And then, pangatlo, siya muna yung gagawin nating start a form, si main form. Yan. Okay, run natin siya. Dapat maximize sa screen. Uy! At may lumabas na error. At gusto pa yata niya na magdi-debug pa tayo. Oh no. Oh. What happened to you, bro? Okay, so check natin. May error siya. Saan yun? Ah, okay. Dito sa DB connection. Kasi wala na ito. Dapat ang gagamitin natin is import mysql.data.mysqlclient. Dapat yan na. So, for now,
dito sa user registration is tatanggalin ko muna sa dito. So i-comment ko to para hindi siya mag-function. So ang purpose natin sa part 2 is ma-check niya kung valid or invalid yung connection. Okay, let's go back to main. Okay, run. Okay, nagma-maximize siya. So simple lang, yun yung option na gagamitin ni Windows state set to maximize. Pangalawa, this form is only a form. So sa kakasabi ko lang kanina, gagawa tayo ng form, MDI form. So how to set this form as MDI? So dito sa properties, look for is MDI container. To MDI container. Then naka-false size, set natin into true. Yan. So simple lang. Pag ganito na ang itsura ng isang Windows form is naka-MDI na siya. Okay. So run ulit. Yan. So sa ngayon, ang next natin i-insert is ito. Ito. Toolbar. Mag-i-insert tayo ng toolbar. Tool. Toolbar? Ano? First is menu. Menu. Context menu? Menu strip. Yan. Usually sa menu may home. About. Yan lang muna. Menu strip. May context na para dito. Yan lang muna ang gagawin natin. Next is tool. Sa tool na tayo. Dito tayo sa menus and toolbar. So ang gagamitin natin is tool strip. Try natin tool strip. Yan. So dito sa tool strip gagawa tayo ng, for example, is this is a split button. So sa split button, isi-set natin si split button into, so ang text image relation nila is dapat naka image above text, o pwede rin image before text. Ito lang, image before text before image, text above image. Image above text. Ito lang naman. Bakit ganyan ang nangyari sa'yo? Bakit hindi ka mag-change? So, kuha tayo ng icon. So, saan ba ako kumukuha ng icon? So, simply. Uy. Na-click ko na siya. So, dito lang tayo kukuha ng icon sa icon archive. Yan. All right. Plus ko muna to. Daming searches. So, ano bang ilalagay natin dito? So, file. So, type natin yung file. At lalabas si file. Then, pipili ka ng sizes. So, ang gagamitin ko is 24. Yan yung 24. At, pipili na ako ng isa. So, I think ito yung pipiliin ko. Right-click ko lang yung PNG actually. PNG siya. Right click, open, then isi-save ko siya as PNG. So, niname ko siya is file. Sa picture. So, okay, so select ko siya, then dito, import. So, nakasave siya sa picture, file, yun, ayun. Alright. Pero, may problema pa ako dito. Bakit hindi magdi-display si text?
dapat magdi-display text dito. Ano ba naman 'yan? Bakit hindi ka mag-display? Text align middle center. Dapat text align. Overlay, ano bang overlay? Image before text, bakit hindi siya mag display? May text naman dito, file. Ano bang nangyari sa iyo? Hanapin ko muna yung baka may kulang ako dito. Ah, okay, ito. Display style, ito pala ang kulang. So ang display style is naka-image lang, so dapat image and text. Ayun. Ito pala sa baba. Pwede natin i-change ito text before image. Yan. Pwede rin text before image. Pwede rin overlay. Pwede rin image above text, pwede rin. So ang gagamitin natin is text image before text. Yan. So dito maglalagay tayo dito ng ano ba yung form na ginagawa natin? Registration. Student registration. Okay. So paano ba? So dapat try muna natin ha. Malapit na mag-1. So dapat pag i-click ko ito si student registration, lalabas yung form na student registration dito sa loob. How to do that? Okay, just follow. So dito, click mo dito si file. Then ito, double click mo siya. Yan. So ano bang code para dyan? So simple lang. Ano ba yan? Anong form yun? User registration. So user registration dot mdi parent equals me. So actually pwede itong i-show directly, but ang target natin is magdi-display yung form, user registration form, sa loob mismo ng MDI form. Kasi kung i-show natin siya directly, try natin ha, pakita ko sa inyo. User that show or show dialog. So disable ko muna to. Actually magdi-display din yung form na to. So wala namang problema dyan. It's okay kung yan ang gagamitin mo. Sample ha ito, click ko. So yan, nagdi-display siya. Walang problema dyan. Pero sa akin, gusto ko kasi is sa loob mismo ng main form. So ito is nasa labas. Kung titingnan mo dito sa taskbar is dalawa na siya. Isang form dito sa MDI form at isang form sa user registration. So yun yung concern ko. Pero walang problema dito. Okay naman to. So kaya ito yung ginawa ko. So si user registration is that MDI parent. So meaning yung MDI parent niya is me. Meaning si main form. Then isosyo niya. So pakita ko sa inyo ang difference. Okay, simple lang display. The same display, but the different is isa lang yung nasa taskbar natin. To isa lang, which is the main form. Kasi this form is sa loob siya mag display. So yun yung concern ko. So ano pang kulang natin? Actually, pwede kayong maglagay diyan nung anong gusto niyo para sa system nyo. So this video only, so ito lang muna yung gagawin natin in this video. So may kulang pa tayo. So dapat sa MDI is my
ito rest toolbar, status strip to. So sa baba siya makikita. So usually makikita dito is the date, the system date, the system time. So the user who log in the system. So depende kung anong system yung ginagawa nyo. So dito yan mag display the status of the system or the health of the system, the storage of the system. So pwede mo yan dito i-display sa status bar. So for review, so sa MDI dapat ang form para magiging MDI siya is naka true CS MDI container. So kung MDI siya, and then Windows state usually in default, in basic Windows state if MDI is maximized. So meaning pag display ng form is automatic siya magma-maximize yung screen. And then dapat naka, so for me ha, usually this is my settings when I created my MDI. So dapat maximize box ito naka display, naka enable din, minimize box is naka enable. Okay, so the title bar, so meron tayong menu. Ito yung menu, may home, so pwede mo din lagyan ito. So depende na sa iyo, may about, so ito yung sample na nilagay natin. And then meron din tayong toolbar. So nag-insert tayo ng split button. So yung split button natin is with image. So sa image usually kumukuha ako dito sa icon archive kasi libre lang lahat dito. Hindi tayo walang foul. Foul ref foul wala. So okay lang. And then before we end this video, so kung gusto mo i-change yung back color nitong toolbar at saka menu bar is pwede naman. So click mo lang yan, then change dito sa back color. So it depends on you, on how you design your MDI or what color you want to use in your MDI. So yun lang. Okay, so for now, so ito lang muna. So in our next video, so mag-start na tayo, proceed tayo sa part 5, which is save data. Okay, so yun yung topic natin, medyo mataas-taas yun kasi madadagdagan yung mga script o mga code na ilalagay natin. So para maging updated ka sa dun, so don't forget to subscribe this channel Marjan Dev, then click the notification bell para maging updated ka sa lahat ng video ko. So this is the end of this video. So bye bye.